folks. This is Jerry of JerryB.TV. This is my 4-year-old camera. This is Canon EOS 750D. And this one is Panasonic HC-VX870. And this one is Medellin Life P470-10. And this one is GoPro unbranded. It's from China. This Canon 750D was introduced, I think, last 6 years ago. And this one is 2015. It's Panasonic, 7 years ago. And this one is, I think it's 10 years ago, 2012. It's Medellin from, this brand is from Germany, Medellin. So this is from China. Which is better for video and photo, and also for vlogging. Ayan, mga kababayan. Papakita ko sa inyo yung aking mga camera. Like I said, this is 6 years ago. Introduced 6 years ago. It's a Canon EOS 750D. I bought it, I think, 4 years ago. And I use it for 4 years now. It's very good. It's a 1080 resolution. With a lot of functions also. And this one, ito naman po ay ang aking camcorder. Although it's I think it's introduced 2015, it's 7 years ago now. Pero nabili ko lang ito last month dahil sabi ko napaisip ako na parang nalalakihan ako rito kung magba-vlog. Sa mga reaction video, okay lang kasi naka-steady siya, nakalagay siya sa tripod. Ito, kung daladala mo araw-araw, maliit lang, napakagahan. At saka maganda, 4K resolution. At testing ko na yung 4K new resolution niya, ganda talagang 4K talaga. Dito lang dito ang aking isa na GoPro. Ito, napakaganda gamitin. Next time, i-ano ko sa inyo kung ano yung mga settings nito. At saka functions niya, dami. Pag-aaralan ko pa hanggang ngayon. So, ito naman yung aking Medellin. Ito, bago ko lang nabili, pero ito matagal nang introduced. 10 years ago na, 2012 yata to. Medellin, ito ay from Germany. Germany branded to ng Germany. Pero hindi ko alam kung saan to manufactured, kung China ba o ano. I think Germany din. Yan o. It's full HD, 1080p. Pero ang ano ko dito, mababa yung sensor niya. Mamaya, ihanda ko sa inyo. Tapos ito naman yung aking GoPro. Nabili ko lang ito, so ganyo, 1 year ago. Sa Amazon, ito ay unbranded to. Parang ano lang, parang copy lang ng GoPro. Ang ano pangit dito, kapag nag-record ka ng 4K, hindi ma-recognize ng ano, ng computer ko. Ito, yung format niya hindi man, pero yung iba naman na ano niya, nababasa niya. Kung 1080p full HD na okay naman dito, pero 4K hindi siya gumana. At saka pag ginagamit ko sa ano, ginagamit ko sa nag-ano siya, nag-i-stack, na-freeze siya. Siguro hindi nga, kasi unbranded na, napakamura. Ito lang natin, nabili ko lang, 20 euro lang yata. So, balik tayo dito sa Canon ko. Itong Canon, ito ay may 22.3 by 14.9 millimeter CMOS, CMOS sensor. Ay, maganda. Tsaka ang ano ito, napaganda ito sa low light kasi ito ay mayroong 24.2 megapixels. Ang ganda ng ano niya. Yun nga, sensor, at saka yung kanyang sensor na mataas, 22.3. With 1080p resolution. Nakaw siya. Maximum niya 1080p. Yan. Ganda rin gamitin ito.
Kaso napaisip akong bumili nga ng camcorder na 4K. Kung bibili ka ng 4K na camcorder ngayon, aabot siguro ng kulang-kulang 1,000 euro. Pinakababa na 600. Ito kasi nung unang labas, 700 euro to. Ito nabili ko ng 300 euro kasi used na. Second hand na. Refurbished na. Ito, Panasonic HCVX 870 with 4K resolution and may wifi rin. Pwede ka mag dual camera rito. Yung isa sa cellphone. Tuturo ko sa susunod dito yung paano natin gawin yung mga functions niya. Tsaka sa night mode. Yung sa night mode yung may infrared. Yan. Kahit madilim. Pwede mo siya pang record. Tsaka naisip ko ang gano'n. Actually, ito ay wala pang isang buwan lang yata sa akin. Kaya pinapag-aralan ko pa yung mga functions na napakarami. Ito naman, mas una itong binili ko, 14 euro lang. Pero kung bibili mo ito ng bago siguro, nasa mga 250 euro. Pero mura na lang kasi matagal na. Pero okay rin naman, pero may problema lang doon sa boto ng konti, sa zoom niya. Hindi ko alam kung bakit. Yan. Ito naman, itong aking Panasonic ay may 1.5.3 BSI MOS sensor. Maliit lang ang niya, sensor. Hindi gaya nito. Talaga kahit sa low light to, mapaliwanag mo ito. Konti lang eh. Pero okay din naman. Tapos may 18.91 megapixel. Yan. Yung kanyang pictures. Tapos may 20 times optical zoom. Layo at ano niya. Tapos may digital zoom na 60 times. Yan, dami. May 80 na. Tapos ito nga, 4K resolution. Tapos ito naman, itong aking Medeon ay may ano lang, 5 millimeter ano lang. CMOS sensor, 5 lang. 5. Tapos ang optical zoom niya, 5 din lang. 5 times lang. Yan. Ito ay Medeon Life P47010. 7010. Medeon. Hindi yata ito nag-ano, hindi nag-click to eh. Kaya tinatalo kasi ng mga Sony, Panasonic, tsaka mga Canon. Tapos ito nga, unbranded na to. Wala naman siyang specification na kasama doon sa box. Basta yun, GoPro, tapos nakalagay 4K resolution na hindi naman. Ayan. Ayan. So, ipapakita. Ito yung ano niya. Ayan, yung kanyang video. Ayan. Ito, tsaka yung pictures niya. Ayan siya. This is the video of my Canon 750D in full auto. Look. With the EFS 18 millimeter to 55 millimeter lens. And that is the sound of the internal microphone. That external microphone, actual sounds. Tapos ito naman, ayan, yun ang video niya. Ito, yan. And this one is my Panasonic HCVX 870. Look,
It's so nice and detailed. It's in full auto, 1080p. Look how nice is it than the other. With the 20 times optical zoom. The touch screen and very responsive, not like my old Medeon camcorder. It's very nice. Look at the quality. Wow. Tapos ito yan. Tingnan niyo. This is my Medeon video shot. And internal microphone audio. And I set it in a full auto 1080p. Resolution. Look. With 5 times zoom, optical zoom. But the zoom is not working well. And this is my Medeon camcorder. It's a bit problem in the optical zoom. Sometimes it's not working. Now it's okay now. I'm stuck again. As ito yan. Yan ang video. So, ano sa palagay nyo ang maganda rito sa lahat, yung resolution niya? No? Nakita niyo naman ninyo, no? Pareko itong dalawa ito, itapon na natin.
Ayan. Ito yung natira natin. Itong dalawang ito. Makita naman nyo sa video eh. Sa captured niya. Na videos. At saka sa pictures. Diba? Ang ganda ng dalawang ito. Kaya ito yung nanalo. Ito yung gusto kong gamitin. Ito. Hindi mo na ako pipili sa dalawa ko alin yung gustong gusto ko. Basta itong dalawa ito gusto ko. Ito yung gusto kong gamitin. Ayan. Sa aking pang reaction video, ito ang ginagamit ko. Ayan. Kasi naka-steady lang siya. Ito naman pag dinadala ko sa labas. Ito. Actually, may mga accessories, microphone, at saka itong lens hood dito. Ayan. Ito may microphone din. External microphone. Ayan. So, sa video po, ipapakita ko sa inyo ang mga functions nito. Itong dalawang ito. Yung dalawang yun, kalimutan natin. Ito lang dalawang ito. Ito talaga yung gagamitin ko lagi. Canon 750D. At saka itong Panasonic HCVX870. Ayan. So, maraming salamat po. At ito po yung nanalo, dalawang ito. Ito yung aking, wala pa akong pipiliin sa dalawang ito. Kung alin yung aking talagang gagamitin sa habang buhay. hindi man pang habang buhay, pang matagalan. Kasi ito, isang ito, medyo mabigat, ito magaan. Pero ito, maganda ito pag isa steady lang. Naka-tripod. Ito naman pag taladala mo sa labas. Ayan. Kaya wala akong itatapon dito sa dalawang ito. Yung dalawang Medeon. Yung Medeon at saka yung GoPro na itapon natin. Ito naman yung quality ng video, di ba? Hindi maganda. Kaya itong dalawang ito. Ako po ay mahilig din sa photos, camera, obsessed sa camera. Hindi lang sa music instruments, pati po sa camera. Pero ako po ay tumatanda na, kaya medyo naisip ko mag-focus na lang ako sa ng pictures, kasi napakahilig ko sa pictures. At saka sa pagtugtog, medyo mahirap na. Sa atin ng daliri. Kaya ito yung aking pinagkakabalahan ngayon. Okay? Please follow to my channel, jerryb.tv. Actually, meron po akong isang channel na for photos and cameras, but gusto ko pong image merge dito sa aking channel na to, kasi hindi naman kaunti pa yung mga subscriber. Kaya dito po, sana po ay mag-subscribe kayo. Ito po ay channel ko, ito ay sari-sari, pero magpo-focus po tayo sa pictures, sa photos, at sa video, at camera, at sa mga unboxing. Ayan, yan po. Tsaka yung everyday life ko din po, nagamit itong dalawang to. Okay, maraming salamat po at sana po ay supportahan nyo ang channel ko, jerryb.tv. Bye-bye! Merci beaucoup!